kabayan, please subscribe sa Erwin Tunfo official YouTube channel. At huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. At magkaroon kayo ng tsansa na maging lucky subscriber at manalo ng instant cash. Nasa linya na po si Mayor Toby Tiangco ng Navota City. Magandang umaga po, Mayor Toby, sir. Yes, sir. Sir Erwin, magandang umaga po. Magandang umaga po. Long time no hear. But anyway, Mayor, dito ho muna tayo sa bagong instruction ho ba ninyo ito? Utos ba ito? Or ito po ay magiging kautusan na rin ng konseho or city ordinance na yung mga magulang ng mga minor de edad o mga kabataan na lumalabag sa curfew at sa mga ikang COVID protocol ay sila ang mananagot at sila ang ipakukulong ng lokal na pamahalaan, Mayor? Is this correct? Yes, unang-una, good morning. No? Okay. Yan po ay isang ordinansa na po. No? Ay, okay. Yan po ay ordinansa, mm-hmm. pero hindi naman po kaagad kulong. No? Mm-hmm. Sa unang offense, 1,000 pesos fine. Mm-hmm. Sa pangalawang offense, 2,000 pesos fine. Mm-hmm. Pangatlong offense, 3,000 pesos fine. Mm-hmm. Sa fourth offense, yun na po yung 4,000 pesos fine tsaka may kulong. Mm-hmm. Bakit po parang lenient masyado, Mayor? Sabi nga raw ng iba, napakabait naman ni Mayor Tiangco. Dapat yan eh, first offense, 1,000. Second offense, 2,000. Third offense, ikulong na. Dahil sasabihin na ng magulang yung anak niya, ako ang makukulong anak sa pangatlong offense. Dapat second pa lang, last warning na yon, third, eh kulong na, Mayor. Medyo tingin nga po ng iba, ng mga disiplinarya na magulang, sir, eh, napaka-lingit nyo dyan sa Navotas, Mayor. Alam nyo, dalawa ho ang member naman po nagre-reklamo na yung 1,000, wala na nagandaw silang alap buhay, sisingilin pa sila ng 1,000, so sobrang laki daw. Ito po ang dahilan, no? Opo. Doon sa mga nagre-reklamo. Of course, doon sa mga nagsasabi na masyadong lenient, pasensya na po, eh medyo iniintindi lang namin yung sitwasyon ng mga magulang, no? Ngayon, may mga nagre-reklamo din mo sa amin, Erwin, na sobrang mahal naman. Bakit naman 1,000 yung fine? Wala na nga kaming trabaho, wala na nga kaming kabuhayan ngayon. Diba, sir, pero alam mo, Mayor, may sagot sila dyan. Sasabihin, wala ka na nga palang trabaho, sa bahay ka nilang. Dapat mabantayan mo na yung anak mo at hindi mo na pwedeng palabasin. Tama po yun. Isa po yung sagot ko. Opo. Number two pong sagot ko is, alam nyo, itong ordinansa na to, wala ka naman kailangan gastusin, di ba? Correct. Hindi naman to katulad ng face mask. Mm-hmm. Alam niyo, yung face mask, medyo mas mababa pa dyan ordinance ang fine namin kasi kailangan mong bumili ng face mask para sumunod. True. Ito wala po kayong dapat gastusin. Mm-hmm. Kailangan lang disiplinahin niyo yung anak niyo. Correct. So, fine kasi wala namang gastos na kailangan. Yes. All right. So, ito po ay ginawang ordinansa noong July 13 pa po. All right. So July 13. Yeah, pero ito po ay effective na ho ngayon sa buong Navotas, Mayor. Opo. Noong na-publish pa lang, so sabihin natin siguro July 20 na-publish na yan. Effective na po yan. Pinapatupad na po yan. All right. Nako, Mayor Toby Tiangco, sir, long time no here, but anyway, ingat po kayo, Mayor. Stay healthy, stay safe, Mayor Toby, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you po. Good morning. Thank you. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.